at wala sa mood. Ganyan din ba kayo tuwing gutom o walang laman ng sikmura? Para sa maayos na mental health, healthy diet ang kailangan. Ang healthy diet ay nakakapabuti sa ating mental state dahil unang-una, ang ating brain ay parang kotse. Kailangan nito ng fuel. So, ang fuel na yon ay manggagaling sa pagkain. Kapag tayo ay kumakain ng balanse at nasa moderasyon, nasisiguro natin na nakukuha natin lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan, lalong-lalo na ng ating utak, para ito ay magtrabaho 24/7. At alam niyo bang may mga pagkaing nagpapaganda ng mood? Ang mga ito, nakapagpapataas ng produksyon ng tinatawag na happy hormones. So, yung mga pagkaing mataas sa serotonin or yung happy hormone nga ay kadalas sa mga prutas at gulay. So, nandyan yung papaya, banana, eggplant, lettuce. Mas makakatulong siguro kapag kinain mismo yung precursor ng serotonin, which is yung tryptophan. So, yung tryptophan, kailangan siya para magkaroon tayo ng serotonin. So, makukuha natin tryptophan sa cheese, sa mga fermented foods gaya ng buro o kaya kimchi. Pero hindi lang dapat kain ang kain. Dapat piliin pa rin ang mga kinakain. Iwasan ang mga pagkaing matatamis, pati na rin ang mga pagkaing matataba at maaalat tulad ng fast food. Mga matatamis, madalas sila yung mabilis makapagpataas ng ating blood sugar. Eh, ang mataas na blood sugar ay maaaring makapagpataas ng risk natin sa diabetes at the same time sa pagkakaroon ng inflammation. Yung inflammation, associated siya sa pagkakaroon ng problems sa ating mental health. So, kapag kumain tayo ng mga pagkaing may complex carbohydrates, or ito yung mga carbohydrates na hindi nakakapagpataas kaagad ng ating blood sugar, less na yung risk natin sa diabetes. At the same time, makakatulong din ito sa pagkakaroon ng maayos na mental health. So, yung mga pagkain na may complex carbohydrates, papasok dyan yung kamote, patatas, gabi. At ito pa ang isang trivia. Konektado ang ating digestive system sa nervous system. Kaya naman naapektuhan ng ating kinakain ang pakiramdam natin. Also, kung tayo ay stress, naapektuhan din yung ating gut o yung ating digestive system. So, kapag tayo ay may, halimbawa, sobrang stress natin sa work, sobrang pressured tayo sa mga family problems, personal problems, so, maaaring maapektuhan yung ating gut kung paano tayo nag-digest ng mga pagkain. O kaya naman, kapag ang ating gut ay hindi nasa normal na kondisyon, maaaring maapektuhan ito yung ating stress response. Bukod sa tama, balanse at masustansyang pagkain, mahalaga ring mapanatili na hydrated ang ating katawan mula sa regular na pag-inom ng tubig na nakatutulong sa brain function at nagre-resulta ng malusog na pag-iisip. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin.